Isang magandang araw po. Happy Sunday, singa. Church, can we just clap our hands? Hallelujah. Come on. Let's give God our clap offering for today. Hallelujah. Hindi ko may alam kung anong service ka umatin today. Morning ba to, tanghali, or hapon? But I do believe today is a very good day. Today is the day that the Lord has made. We will rejoice in Him and we will be glad in Him for His blessings, for His presence, for His grace are in us. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Amen. Amen. Hallelujah. Sabihin mo nga sa katabi mo, kung nasan ka man ngayon kapatid, isang magandang araw. Hallelujah. And today, we're just gonna give everything to our God, to our Most High God. And can we just invite everyone to pray? Can we just close our eyes and feel the presence of God right now in this place? Hallelujah. Father, maraming salamat po, Panginoon, for this wonderful day. Another day of hope, another day of privilege, another day of grace, giving us this time of worshiping You, this freedom of worshiping You right now, God. And we just pray, Panginoon, na hindi kami mahiya, na magtaas ng kamay, na sumamba, na kumanta, na sumigaw ng hallelujah, na sumigaw ng amen, na sumigaw ng Jesus. Kasi God, this is the kind of worship that You seek from us. Worship that comes from our heart. Yung worship na hindi nahihiya. And we just pray, God, that we may feel Your presence right now and let us be expectant of Your presence today. Let us be expectant of Your move. Let us be expectant of Your miracles today. Let us be expectant for an answered prayer for today. Maraming salamat, Lord. Hallelujah. Can you just clap our hands to the Lord? Sige nga mo, palakpakan mo ang Diyos sa oras na ito. Hallelujah. Let's give God our best worship. We're gonna declare that we will not stop worshiping God. That breakthrough is coming right now. Hallelujah. I give You glory for all You've brought me through. And now I'm ready for whatever You wanna do. Come on, open up your hearts to the Lord right now. A miracle, my God, You made.
thanksgiving for today. Let us have a thankful heart. Now, Lord, we are expecting for a breakthrough. Now, Lord, we are expecting for a miracle today. And let our worship reach your presence right now. Hallelujah. Come on. Hey. We will sing hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Our God saves. Our God saves. A good and faithful Father. You've been so good. You've been so good. I thank you, Lord. I thank you. My heart is full. My heart is full. I love you, Lord. I love you. Sing. You've been so good. You've been so good. I thank you, Lord. I thank you. Sing my heart. My heart is. God, they believe that church. God is good all the time and all the time. God is good. Yan ang Diyos na meron tayo. That is the God who saves. He is the God who never fails. He is the God who loves us very much. And let me just share to you in Psalms chapter 23, it says,
Even though I walk through the valley of the shadow of death. Kapatid, kung ano man yung pinagdadaanan mo today, struggles, circumstances, joy, blessing from the Lord. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Why? Because you are with me. God, who is our Emmanuel, He is with us. Your rod and your staff, they comfort me. You prepared a table before me in the presence of my enemies. So kapatid, huwag ka mangamba. The Lord handles things. The Lord knows what He's doing. You anoint my head with oil. Kapatid, hinahipo ka na ng Panginoon ngayong araw na ito. Come on, feel the presence of God today. And my cup overflows with joy, with gladness, with thanksgiving because of His love. At ito ang promise ng Panginoon. Surely, goodness and love will follow my household, will follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. So today, church, let us continually offer our hearts to God. We are now surrounded right now by God's presence, surrounded by the angels of the Lord, singing and dancing with us. So as we lift the name of the Lord today, worship God, feel His presence, be expectant of who He is, be expectant of His presence. God is moving right now, hallelujah. Hey.
Miracle worker, promise keeper,
Hosanna in the highest, the one who was, who is, and who is to come. And that is you, Jesus, the one, the Lamb that was slain. Maraming salamat po, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God, for you are our way maker, our miracle worker, our promise keeper, because God, you are a faithful God. That is who you are. That is the kind of God who holds our victory. Lord, we are overcomers because God, you are with us. You are Emmanuel. You're our Jehovah, our Jehovah Nisi. The banner that we're gonna lift high, Panginoon, that will be your name. Not us, God. Not our might, not with our power, Panginoon, but only by your grace, oh Jesus. Maraming salamat, Lord. And right now, God, we will continue to have this expectant heart. And we want to be broken before you, Panginoon. And as we listen to your word, Lord, your promises of being who you are will change our hearts, will renew our minds, and will sanctify us. Maraming salamat, Lord. Truly, God, you deserve all the glory and the adoration. Maraming salamat, Lord. We love you, Jesus. And this is our prayer with thanksgiving. In Jesus' name we pray, and everybody shout, amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Muli, araw na naman ang ating pagsamba sa ating Panginoon. At puri ng Panginoon dahil nga po alam ko pinagkaloob niya itong medium na ito upang maabot po ang bawat isa sa atin ng salita po ng ating Panginoon at magbigay po ng kalakasan sa ating buhay spiritual. Dito po sa aklat po ng Romans chapter 13 verses 11 and 12 mababasa po natin. Ang sabi po dito, and do this, understanding the present time. The hour has already come for you to wake up from your slumber. Because our salvation is near now than when we first believed. The night is nearly over. The day is almost here. So let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, alam po namin na sa oras na ito, na kung saan nararanasan po namin, Panginoon, ang panahon na walang katiyakan, meron kaming kalaban, Panginoon, na hindi namin nakikita. Subalit alam namin, O Diyos, na hindi mo kami pinababayaan, na hindi mo kami iniiwan, na alam namin, Panginoon, kayo ay laging nandiriyan. Maraming mga katanungan sa aming mga isipan, maraming mga pagdududa, Panginoon, sa inyong kapangyarihan. Subalit alam po namin ang aming pag-aalala, O Diyos, kung ito po ay aming ipagkakatiwala sa inyo, alam po namin, maisusuko namin lahat, anuman po ang aming mga pangangailangan, anuman po ang aming kalagayan sa oras na ito, dahil ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At alam po namin, Panginoon, na sa oras na ito, ikaw po ang Diyos ay gumagawa. Ikaw po, Panginoon, ay kumikilos at makakaasa kami, Panginoon, na ang ninanayos sa bawat isa sa amin, na kami nga po ay maging matatag, kami nga po ay maging matibay, kami nga po, Panginoon, ay maging malakas sa aming pananampalataya dahil ang aming pinangahawakan ang inyong pangako na ikaw nga po ang aming Panginoon, na tunay na gumagabay, tunay na nag-iingat, tunay na nagmamahal sa bawat isa sa amin. At sa araw na ito, nawa, Panginoon, ang iyong salita magbigay sa amin ng kalakasan. Ang iyong salita, Panginoon, magbigay sa amin ng pag-asa na sa panahon na tulad nito, ikaw ang Diyos na gumagawa. Ikaw ang Diyos na tunay na gumagabay sa bawat isa sa amin. Ikaw ang Diyos na aming kaligtasan. Ikaw ang Diyos ng aming nagbibigay sa amin ng patnubay, O Diyos. Purihin ka, dakilaid ka at sambahin. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Isus, amen at amen. Now, ang pamagat po ng ating mensahe sa araw na ito, ito po
I stay strong, it's almost over. Na doon po sa binasa po natin, na kung saan ang unang mga talata po, sinabi po ni Pablo, na kailangan po nating sumunod sa mga mambabatas, sa ating pamahalaan, sa kanilang mga paalala, sa kanilang mga tagubilin, sa kanilang mga ninanais, nagampanan po natin bilang mamamayan. At doon po makikita rin natin na ang pagmamahal ng ating Panginoon ay hindi po nagkukulang sa bawat isa sa atin. Kaya pinaalalahanan po tayo doon na bagamat alam po natin limitado tayo sa ating pagkilos, limitado tayo sa ating paglabas-labas ng ating mga tahanan, dahil nga po meron tayong kalaban na hindi natin nakikita, subalit ang nais ng Panginoon na patuloy po tayo na manangan sa Kanyang salita. At nawa sa araw na ito, ang Kanyang salita magbigay po sa atin ng patnubay at gabay upang ang ating buhay spiritual ay manatili na maging malakas po sa ating Panginoon. Now, stay strong. It's almost over. Now, minsan po, may mga, sabi nga po natin, ang title ang siyang nagbibigay minsan kung ano yung kabuuan ng pinakamensahe na ihatid po sa atin. Tinanong ko po yung anak ko na abogado. Sabi ko, Joey, tama ba itong title na ito? Sabi ko, ano bang dapat? It's almost over or it's nearly over? Sabi niya, pareho lang yan. Tinanong ko yung anak kong doktor, sabi ko, Abby, tama bang grammar na ito? It's almost over or it's nearly over? Sabi niya, pareho din yan. So, pareho lang po. Whether it's almost over or it's nearly over, we need to stay strong. Sabi po dito sa Ephesians chapter 3, verses 3 to 5, sabi po rito, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. For He chose us in Him before the foundation, before the creation of the world, to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ, in accordance with His pleasure and will. In Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace that He lavished on us. With all wisdom and understanding, He made known to us the mystery of His will according to His good pleasure, which He purposed in Christ to be put into effect when the times reach their fulfillment, to bring unity to all things in heaven and on earth under Christ. In Him we were also chosen, having been predestined according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will, in order that we, who were the first to put our hope in Christ, might be for the praise of His glory. Now dito po sa binasa natin, makikita po natin dito that God indeed has a lot of blessings He has given us when we accepted the Lord Jesus Christ. Purihin po ang Panginoon sa biyaya po niya. Hindi man po tayo karapat-dapat, pinagkaloob sa atin ng ating Diyos ang lahat ng mga biyaya at pagpapala na inilaan niya sa bawat isa sa atin. So dito po, makikita po natin dito. Sabi po rito, our spiritual blessings is because of Jesus. We do not merit it, we do not deserve it, but in Christ, God has bestowed to us His blessings. Chosen to be holy and blameless. We are unrighteous. We are sinners.
In the sight of God, we don't deserve to be forgiven. Yet, God has chosen us to be holy and blameless before Him. Not because of our own doing, but again, because of Jesus. Not only that, He made us to become His children. He adopted us into His family. We become children of the living God. He redeemed us by the blood of Jesus. He forgave all of our sins. And the riches of His grace, He had freely given us. And He had made His will known to us. God's plan and His purpose for mankind has been revealed to us because of Jesus. And not only that, He predestined us according to His plan. He made us to become partaker, to cooperate with Him in whatever plan He has for this world. So these are the things that God has given us. These are the blessings that God has prepared for us if we put our faith, our hope, and our confidence in Jesus alone. Now, dito po sa umagang ito, sa araw po na ito, nais ko po na tunghayan po natin ang isang parable, isang kwento na kung saan nais ng Panginoon na ihalintulad tayo sa isang pananim na ang buhay ng tao sa mundo ay parang binhi na lumalago. Ang sabi po dito sa Matthew chapter 13, pamula po sa verse 24, Jesus told them another parable. The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. When the wheat sprouted and formed heads, then the weeds also appeared. The owner's servants came to him and said, Sir, didn't you sow good seed in your field? Where then did the weeds come from? An enemy did this. He replied. The servant asked him, Do you want us to go and pull them up? No, he answered, because while you are pulling the weeds, you might uproot the wheat with them. Let both grow together until the harvest. At that time, I will tell the harvesters, First collect the weeds and tie them in bundles to be burned. Then gather the wheat and bring it into the barn. Now here, in this parable of the wheat and the weeds, prior to this is the parable of the sower. Now in the parable of the sower, the seed is likened into the Word of God that is being planted in the hearts and the lives of people. And when the Word of God is received, there are different responses according to how people receive the Word. Now, there were those who just rejected it. There were those who accepted it, but because of trials, they went their way. There were those, because of the riches of this world, did not also grow in faith. Well, there were those who received the Word, received it with gladness, it grew, and it produces the kind of faith, the kind of fruit that God expects of that person who had received the Word of God. Now here, in the parable of the weeds, the sower is sowing a seed of wheat. But the problem is, as the wheat grows,
there are also weeds that went, that grow with it. Now, the nature of the seeds is to grow. If you look at the seed, it looks like it's hopeless. It looks like it has no value. But to a farmer, when they look at the seed, they look at it as a life inside that hollow object. Now, the tendency of the seed is to grow. Now, in Mark chapter 4, we find that irregardless whether the farmer sleeps or wakes, that seed will continue to grow. Why? As long as there is moisture, as long as there is air, as long as there is water, that seed will grow. Now, in our lives, we continue as well to grow. We continue as well to nurture this life that God has given us. And we praise God because there are a lot of people who had helped us in our growth. That's why in 2 Peter chapter 3, verse 18, as believers in the Lord, as Christians, He admonishes us, He encourages us that we should grow in knowledge and in grace. That's why it's important po sa bawat isa sa atin. Mahalaga po ang ating mga kapatiran, mahalaga po ang ating mga pastor, ang ating mga leader. Sila po ang ginagamit ng ating Panginoon upang patuloy po na tayo po ay lumago sa ating buhay spiritual. At wala pong ibang ninanais ang Diyos sa buhay po natin kung hindi ang makita po natin ang Kanyang layunin sa buhay ng bawat isa po sa atin. Hindi po tayo namumuhay para lang po maghanap buhay. Para lang po ma-enjoy ang mga biyaya na kung saan nanggagaling po sa ating mga pinagpaguran. Ang nais po ng Panginoon na makita po natin sa buhay po natin kung ano ang totoong layunin niya para po sa bawat isa po sa atin. Meron pong tatlong na magkakapatid. At naalala po nila, magbi-birthday na yung kanilang ina. Ang ina po niya ay balo na, matanda na po, 73 years old na. At magbi-birthday po sila, ana po yung kanyang ina, ang kanilang ina, kaya naalala po nila na bigyan siya ng mga regalo. So yung isang anak po, bumili ng isang house and lot dyan sa Vermosa. At ito po ang kanyang ibinigay sa kanyang ina. Yung pangalawa naman pong anak ay nagbigay po ng isang magarang sasakyan. At ito ang kanyang iniregalo sa kanyang ina. At yung bunso, niregulohan niya ang kanyang ina ng isang exotic bird mula po sa Brazil. Yung tinatawag po na Hyacinth Macaw. Marunong po itong kumanta ng gospel song at marunong din po mag-recite ng Bible. At marunong din pong manalangin. So sabi niya, malaki ang maitutulong nito sa aking ina. So nagkita-kita po ang magkakapatid, dinalaw po nila yung kanilang ina. Ang sabi po ng ina doon sa panganay, sabi niya, Larry, ang laki ng binigay mong bahay. Kaya lang, ako lang naman mag-isa. Kasama lang katulong. Sayang naman. Sabi niya, ikaw naman, Mario. Papasalamat ako doon sa regalo mong sasakyan. Kailan dahil matanda na ako, bibihira naman ako lumabas. Sayang din lang. Sabi niya, sa lahat ng mga nagbigay sa akin, itong kay Bobby ang talagang nagustuhan ko. Ang sarap ng manok na kinain ko. Inadobo ko siya.
So minsan po, nakikita natin, bagamat iba po ang layunin ng mga bagay po na ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon, minsan iba po ang ating nakikitang kahulugan po nito o kahalagahan po nito. Meron nga po isang tatay na kung saan wala po siyang mahanap na sangkalan. Nakita po niya yung iPad ng anak. At ito po ang ginawa niyang hiwaan ng kanyang nais na lutuin. So sa buhay po natin, nawa, makita po natin na bagamat tayo po ay namubuhay sa mundong ito, makita nawa po natin ang totoong layunin, ang totoong purpose ng Panginoon sa buhay natin, at yun nga po, upang sa buhay natin, siya lamang po ang mabigyan ng kapurihan, karangalan, at kaluwalhatian. Kaya nga po, sabi nga po dito sa Philippians chapter 2:13, that God is at work in our lives to will and to act according or in order to fulfill His good purpose. Siya po ay gumagawa sa buhay po natin. Siya po ay kumikilos upang ang kanyang layunin po ay tunay nga po na maganap natin sa ating buhay. At habang tayo po ay namumuhay, nawa nga po, maging influensya po tayo, maging halimbawa po tayo sa buhay ng nakararami. Kaya nga po, nawa, tayo nga po ay makitaan ng kabutihan, encouragement sa iba na nahalos nawawala na po ng pag-asa sa buhay upang tayo po ay patuloy na magbigay ng parangal at kaluwalhatian sa ating Panginoon. At ang result po nito, pag tayo po ay namumuhay nang ayon po sa kalooban ng Diyos, makikita po natin, marami pong hindi mananampalataya ang magkaroon po ng pagkakilala sa ating Panginoon. At sila rin po ay tunay nga po na magkaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan, ng kaligtasan at kapatawaran na mula nga po sa ating Panginoon. Kaya nga po ang sabi po dito sa Romans chapter 1 verse 16, Paul said, I am not ashamed of the gospel of Christ, for this is the power of God unto salvation to those who believe, first to the Jew and then to the Greek. Kaya nga po tayo sa buhay po natin, nawa, na pag ang tao po ay tayo ay nakikita, wala po silang ibang nakikita sa atin, kundi ang Panginoong Jesus. Siya po ang nararapat na purihin, dakilain, at luwalatiin sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Sabi po dito sa John chapter 15, verse 5 to 6, Jesus said, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. So we need to align ourselves to the will of God. We need to hear from God exactly in how we should live our lives. Because we would rather that God is pleased with our lives than when people are the one that is appreciating us. We would rather hear God is telling us, son, daughter, what you are doing is pleasing to me. Now second, not only that we need to live our lives purposeful, not only that our lives should be nearing the goal that God has set before us, that we will conform to the image and to the likeness of Christ, but rather that our lives should be full of the Spirit. Now, in the parable, we find there
that the sower of the good seed, the wheat, is Jesus, the Son of God. In John chapter 10, verse 10, Jesus said to his disciples, I came that you might have life and have it in abundance. Jesus came to give us life. Jesus came to give us hope. Jesus came that we might enjoy the favor of God in this life. Now, the second sower, the sower of the weeds, is the enemy. It is Satan. In John chapter 10, verse 10, ang sabi nga po doon ng Panginoon, the thief comes only to steal, to kill, and to destroy. And in 1 Peter chapter 5, verse 8, the Bible describes Satan as a roaring lion. The adversary, the devil, is like a roaring lion looking for someone to devour. Now, makita po natin, ang isang leon po ay mabangis. Halos lahat po ng mga hayop sa kagubatan ay takot po sa leon. Ano po ang kinatatakutan ng leon? Yung agila. Dahil ang agila po naghihintay lamang na pag nakita niya itong leon na ito, kanya itong dadagitin. Kala po ng ating kaaway, siya po ay makapangyarihan. Now, we should know how the enemy works in our lives. He is a deceiver. He is an accuser. Sabi nga po sa Revelation chapter 12, verse 10, wala po siyang ginagawa araw-araw sa buhay po natin, kundi bigyan po tayo ng doubts, bigyan po tayo ng fear, bigyan po tayo ng pag-alinlangan sa salita ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, at dapat nga po na makita natin kung paano nga po siya kumilos. Meron pong dalawang Ilocano mahilig pong kumain ng kambing. Pag nakakita po sila ng kambing, ay talagang nagugutom sila agad. At gusto nilang kumain ng kaldereta, kilawin, papaitan. Dahil po sa kanila, ito ay masarap na pulutan. So, isang gabi, naghahanap po sila ng kambing. At naisip po nila na kawin yung kambing ng kanilang kapitbahay. Subalit, nung akma na po na kukunin na po nila yung kambing, bigla pong nung lumiwanag, nagising po yung may-ari. Nagtakbuhan po sila, patawid po doon sa kalsada. At bigla naman po dumarating yung isang mabilis na bus. At sila nga po ay nasagasaan. At sila ngayon ay dumating sa impyerno. Pagdating po nila doon sa impyerno, karon po ng welcome party sa lahat po ng mga magnanakaw. At nanduroon po si Satan, nakatalikod, nakabalot ng itim. Hindi nila nakikita yung sungay. Ang nakita lang po nila, yung buntot po. At sabi ng dalawa, pare, may kambing pala dito. Sabi ng pangalawa, oo nga no, yariin na natin. Nung nalaman po ni Satan yung kanilang plano, tumakbo po siya. At hinabol naman ng dalawang magnanakaw. Dahil sa takot po ni Satan, tinawagan niya si San Pedro. Sabi niya, San Pedro, pwede ba? Alisin mo na itong dalawang Ilocano na ito. At kakainin nila ako, yayariin nila ako. So, sa atin po minsan, we have to understand how the devil works in our lives.
Since the beginning, he already deceived Eve. Kala po natin, mansanas po yung kinain ni Adan at ni Eva. Hindi po mansanas. Ito po ay mangga ng sambales. Lalo na po, pag sinamahan natin ito ng bagoong na galing po ng Pangasinan. Masarap po. Mangga po yun. Mali po ang mga Bible historians po na apple daw po yun. So in our lives, we need to live according to the guidance of the Holy Spirit. We need to walk, we need to be led by the Spirit of God. Kaya nga po sa Galatians chapter 5, verse 16 to 18, then when we allow the Holy Spirit to dwell in our lives, it produces the kind of fruit that will only glorify the Father. Now, next week po, Church of God Imus will be celebrating its 9th year anniversary. Bagamat alam po natin, we cannot celebrate it because we cannot gather together as a family, as a church in this place because of the limitations. But we praise God for His faithfulness in the lives of His people. Naalala ko po pagka ganyang anniversary. Normally po, we invite important guests, important preachers. Naalala ko po nung ako po yung nasa Dubai. Nanyayahan po ako sa isang anniversary. Dahil nga po meron silang guest speaker. At minsan po mahirap pagka po yung tagapagpakilala po ay hindi kilala yung kanilang speaker. So, linapitan po niya yung kanilang guest speaker. At ang sabi po ng kanilang guest preacher, sabi niya, ayoko nang pakilala mo ako na director ako ng ganito, meron akong bachelor's degree ng ganito, na ako ay isang bishop. Wag na, sabihin mo na lang that I am a humble shepherd from the flock in Germany. So, nung time na po na siya ipapakilala, hindi na po maalala nung takapagpakilala ko ano po yung kanya nasabi. So ang sabi niya, mga kapatid, purihin ang Panginoon dahil sa araw na ito, meron tayong napakahalagang panauhin na maghahatid sa atin ang salita ng Diyos. Nais ko pong tawagin ang ating panauhin. Siya po ay isang German shepherd. Gulat mga tao. Sabi niya, bakit German Shepherd bisita natin? Di ba aso yun? So minsan po, makikita nga po natin sa buhay natin na kung saan napakabuti ng Panginoon sa buhay ng iglesia po na ito. Na sa loob po ng 9 taon, nakita po natin kung paano po siya kumilos, paano po pinagtibay ang ating pagiging magkakapatid sa ating Panginoon. At tunay nga po na nawa, sa araw po na yon ay tunay nga po ang ating mga puso ay nag-uumapaw sa kagalakan dahil nga po sa anibersaryo nga po ng ating simbahan. So if we continue po to live our lives according to the Holy Spirit, if we allow Him to manifest in our lives, then the fruit of the Holy Spirit will produce in us the kind of holiness, and the result of that is eternal life. Sabi nga po sa Romans chapter 6, verse 22, but now being made free from sin, we become servants of God. And our lives leads to holiness, and the end result is life eternal. Buhay po na walang hanggan. Kaya nga po, alam natin na ang banal na Espiritu na pulpisan po sa buhay ng bawat isa sa atin, siya po ang gumaganap upang tayo po sa buhay natin ay maluwalhati po natin ang ating Panginoon. Ano man po ang ating mga pinagdadaanan sa panahon na ito? Let our worry, let our fears become praises to God. Nawa po,
Ano man ang ating mga kabalisahan, ano man po ang ating mga pag-aalala, tayo po'y umawit ng mga papuri sa ating Panginoon. Mga awitin po na tunay nga po na makapagbigay ng parangal, pasasalamat at kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos. Now, sabi po dito sa Matthew chapter 7, verse 21, "Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven." So what type of seed are we? Are we the one that is planted by the Word of God, by the Lord Jesus Christ? Or are we the one who is following the devil, the enemy, that will lead to destruction and will lead to eternal damnation and punishment? Makikita po natin sa buhay nga po natin, nung kung ating isusuko po ang ating buhay sa ating Panginoon, tatayo po tayo sa Kanya at alam po natin na tatanggapin po tayo ng ating Panginoon. Number three po is not only that we live a life that is of purpose, a life that is full of the Spirit of God, but also a life that is victorious. God knows who are His. Sabi po sa John chapter 10, verse 27 to 28, "My sheep hears my voice, and they follow me, and I give them eternal life." So, dito po makikita natin, alam ng Panginoon kung sino po ang totoong kanyang mga alagad. Now, sabi po rito sa James chapter 1 verse 4, that whatever trials, whatever testing, whatever difficulties or hardship we are experiencing right now, the Word of God says we need to persevere. Ang sabi po doon, let us consider it pure joy when we are experiencing trials of every kind, because it would lead to perseverance. And when the perseverance does its work, it makes us mature. It will lead to maturity and we become complete in Jesus. Kaya nga po, alam po natin that whatever situation we are in, God is always behind us. He is doing something good despite of the fact that our situation may not look good, but we know God sees the whole picture. Kaya nga po, meron po tayong kasabihan na ang pinakamadilim daw po na oras ay yung pumalapit na magbukang liwayway. Whatever situation we are in right now, we need to stay strong. It's almost over. Malapit na po. Ang Panginoon po ay gumagawa sa panahon po na tulad nito upang ang kanyang kalooban, upang ang layunin niya sa buong mundo ay maganap at matupad. Dahil nga po ang Diyos natin ay Diyos na tunay nga po na nakakaalam kung ano ang magiging kahantungan ng bawat isa po sa atin. Kaya nga po sa John chapter 16 verse 33, ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, "In this world you will have trouble, but be of good cheer, I have overcome the world." So nawa nga po, panghawakan natin ang salita ng Diyos. Nasa pamamagitan nito, magkaroon po tayo ng lakas, magkaroon po tayong katatagan, meron po tayong pagtitiis upang tunay nga po na sa kanyang muling pagdating ay makitaan nga po tayo ng katapatan at makitaan tayo na patuloy po nating pinanghawakan
ang kanyang pangako sa bawat isa po sa atin. Now, 1 John chapter 5, verse 4 to 5. Anyone who is born of God overcomes the world. Anyone who believes in Jesus will be an overcomer. Mapagtatagumpayan po natin ang lahat po ng mga nangyayari sa kapaligiran po natin dahil tayo po ay mga anak ng Diyos. Pinagkalooban po tayo ng kapangyarihan. Luke chapter 10 verse 19, ang sabi po doon, God has given us power to tread upon serpents and scorpions and every power of the enemy. So tayo daw po ay pinagkalooban ng kapangyarihan upang apakan natin ang kaaway na siyang nagbibigay po sa atin ng ng problema. So, we will become overcomers. And the enemy will be defeated. Romans chapter 8 verse 37. We are more than conquerors through Christ who loves us. God will make us to trample our enemy. Kaya nga po ang sabi nga rin po doon sa James chapter 4 verse 7, ang sabi po doon, submit yourselves unto God, resist the devil, and he will flee from you. Wala pong kapangyarihan ng Diablo, ang kaaway sa buhay natin kung tayo nga po ay sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Sabi po rito, sa Revelation chapter 20 verse 4 to 6, then we will reign with Jesus for 1,000 years when He comes back again to establish His kingdom. A kingdom that is reigning in righteousness, in peace, and in order. And together with Jesus, we will reign with Him forever. Now in Matthew chapter 13, verse 36 to 39, ang sabi po dito, then He left the crowd and went into the house. His disciples came to Him and said, explain to us the parable of the weeds in the field. He answered, the one who sowed the good seed is the Son of Man. The field is the world, and the good seed stands for the people of the kingdom. The weeds are the people of the devil, of the evil one, and the enemy who sows them is the devil. The harvest is the end of the age, and the harvesters are angels. Now, in closing, we will all stand before God. 2 Corinthians chapter 5, verse 10. That all of us will stand in the judgment seat of Christ so that we will receive what is due to us. Whatever we have done while we are alive, whether good or bad, sabi po rito, we are going to give an account. So how will God measure our lives? How will Jesus measures us when we stand before Him? What will we see in our lives? Now, kadalasan po, marami po tayong, nung ako po ay nasa Bible school, madalas po namin pinag-uusapan yung mga end times, yung second coming. At marami pong sabi nga po, debate or hindi pagkakaunawaan sa takda po na kung saan ang ating Panginoong Diyos, Panginoong Hesus ay babalik. Meron pong mga naniniwala sa pre-tribulation na bago daw po yung 7 taon ng taggutom o taghirap, ang Panginoong Hesus ay muling babalik at tayo po ay kukuhanin. Mararapture po tayo. At meron naman po naniniwala na hindi dadaan tayo sa matinding paghihirap tulad ngayon,
maraming gyera, maraming paglindol, maraming tagutom, maraming karamdaman. So we are already experiencing tribulation. And Jesus will come after tribulation. So meron na niniwala po sa pre-trib. Meron na niniwala sa pre-post-trib. Meron naman po, nung ako po nasa Church of God, everything changes from pre-millennialism to from pre-tribulation to pre-millennialism. Meaning to say that before Jesus will reign for 1,000 years, He will return the second time to take us with Him. So whether you are pre-mill, post-mill, pro-mill, or corn-mill, or rice-mill, kahit ano po, whatever your stand. Kaya nga po, pag ikaw po ay isang pastor, kahit po anong sabihin mo, pinaniniwalaan po ng tao. Pag ang view mo po ay katulad nga po nung meron po akong teacher na kung saan hindi po siya naniniwala sa pre-mill, sa pre-trib o post-trib, siya po ay isang amillennialist po. Naniniwala po siya na wala pong mangyayaring ganun. Kaya nga po ang baba ng aking grade kasi nga po magkaiba kami ng paniniwala. So whatever your view, mas maganda po kung pumunta sa Tagaytay dahil doon po maganda. Mountain view po doon. Makikita natin yung lake at saka yung Taal Volcano. At kung naman po ang inyong stand, kung wala po kayong stand, sit na lang po kayo. Hindi po mahalaga kung ano po ang ating pananampalataya, kung ano po ang ating paniniwala. Naniniwala man tayo na ang Panginoon ay babalik sa simula, bago ang taguto, bago ang taghirap, o pagkatapos ng taghirap, hindi po yung mahalaga. Dahil po pagdating sa atin sa langit, ano po ang sasabihin sa atin? Ang itatanong po sa atin, ikaw ba ay isang Pilipino? Kung ikaw ay isang Pilipino, halika, pumasok ka dito sa pintuan na kung saan punong-puno po ng perlas. So what will justify us? Galatians chapter 2 verse 16, ang sabi po dito, we are justified by faith. If we have faith on our Lord Jesus Christ, then our faith justifies us and not our works. For the just shall only be saved by faith. Sola fide. Faith alone will justify us. So we need to be watchful and pray always. Kaya nga po sabi dito sa Matthew chapter 26 verse 41, watch and pray that you will not fall into temptation. And so, living our kind of life right now, with all the blessings that we have received from Jesus, with the Holy Spirit living and manifesting in our lives, with a life that is full of victory, a life that is an overcomer, a victorious life, what are we going to do for Jesus now? Are we going to just sit, become idle, and just wait for His coming? Or are we going to do something in order to fulfill the purpose wherein God sets upon each and every one of us? Now, in Psalm chapter 91, verse 14, ang sabi po doon, because He loves me, God says, I will rescue Him. I will protect Him because He acknowledges my name. And He will call upon me and I will answer Him. And I will protect, I will rescue Him. I will deliver Him. And I will bless Him with long life and I will show Him my salvation. Love says, you are mine. God says, you are mine. Jesus says, I have bought you with a price.
And because you accepted me, and because you have believed in me, you are mine. And nobody can snatch you away from my hand. 1 Corinthians chapter 15, verse 58, ang sabi po rito, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor is not in vain. Now, ano po ang ating nararanasan po sa buhay na ito? Kahirapan, karamdaman, maraming suliranin, maraming pag-aalala. Pagtiwalaan po natin ang ating Panginoon. Pangawakan po kanya natin ang kanyang salita. Manalig po tayo sa kanya at alam ko, anuman po ang kalagayan po natin ngayon, makikita po natin, it will turn into blessing. It will turn into praise. It will turn into something wherein God is glorified in our lives. Pakinggan po natin ang awitin na ito na magpapaalala po sa atin na ang Panginoong Diyos po natin kumikilos at gumagawa sa buhay ng mga taong sa Kanya po ay nagtitiwala. Purihin po ang Panginoon. What if
During the storms, the hardest night, are your mercies in disguise? Hallelujah. That song reminds us that whatever we are experiencing right now, God is still with us. So let us remain strong. Let us strengthen our faith. Because when all these things will be over, we know that God is not only a God who is with us during a season of crisis, but He will always be with us, even in times when we become successful, when we overcome, when we become victorious. God will continue to be praised. He is a God who gives us the victory. And we know that we have a God who is in control. We know that He is a God who loves us. We know that we have a God who cares so much for His people. That's why it's important for us. Let our fears, let our doubts be turned into praise. Whatever our worry, make it be a songs of adoration and worship to the Lord. Because what God intended us as His people is to always live a kind of life that is pleasing and worthy of our calling. He is faithful, and may God find us faithful. Let us close in prayer. Our most gracious and loving Heavenly Father, we thank You, Lord, for the assurance of Your mercy, of Your comfort, of Your grace. We thank You, Lord, for the assurance that we can always come to You in times of need, that You can always stretch forth Your hand, O Lord, and reach out to us, because You are our Father who cares so much for Your children. Lord, we know that this is a time wherein we have to be steadfast. We have to be firm. We have to be strong, O God, so that we can overcome whatever situation we are in. And the end result is that we will have a good testimony of Your goodness and of Your faithfulness in our lives. Father, we thank You. And may Your peace, may Your joy, and the hope that we have that one day we are going to partake of Your glory that You have prepared for us, O Lord. Thank You, Lord, hallelujah, for Your goodness, for Your faithfulness, for never failing, O God, to fill us with the abundance of Your love. Hallelujah. We give You praise, we give You glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen, and amen. And before we go, we know that we always, as a part of our worship, to give our tithes and our offerings, our love gifts to the Lord, may it be a part of our responding to the love of God. May it be a part of truly telling God of how much we are grateful for His goodness, for the riches of His grace, for the comfort and the assurance of His word. Indeed, may His word strengthen our faith so that we can continue to trust the Lord whatever situation we are in. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the communion of the Holy Spirit be with us all forever and ever. Amen, amen, and amen. God bless us all. Stay safe.
down.